Alright! Eto na! So pag ito, sinood ko na to, iba klase na ako. So susunod ko na to na napakalaki. Hey, what's up? It's Justin from Top Bully TV. So for today's vlog, we'll be visiting and checking out yung mga limited edition puppies. And we will try to see if the hype is real. Alam nyo naman, dito sa bully world, we throw words like it's nothing. So we'll be fact-checking kung yung mga puppies na yon are deserving ba na matawag na limited edition. No? So alam nyo na siguro kung sino yung pupuntahan natin. So join me today as we check out some beautiful pups. Maraming salamat nga pala, Brother JP Boss, for sending me this Please Chris PH t-shirt. No? Napakaganda. Bagay na bagay ngayong summer season. So hit them up on Facebook. Brother, maraming salamat. So let's go. Stephen Rivera, taga Pampanga. So nag-produce ulit tayo ng magandang puppy, no? So ang tawag dito ngayon is limited packs ko na naman. So hindi ko na-expect na napakaganda ng mga puppy ko. So eto sila ngayon na nagkagandahan. So nandiyan na yung kasi ang ano natin dyan is naghahanap tayo ng pets at ngayon na kumapasok na yung kulay and then structure. So napaka-happy ko na nakuha ko lahat ng gusto ko sa tulong ng ating mga mentor like paring Jason Dilig, Jan Malyari, Christian Valderosa na walang sawang nagbibigay ng gabay at anong gagawin. So ngayon sineshare ko kung ano man yung production ko. Kasi ang maganda nito, nung lumabas ito, dalawang choco tray, dalawang choco, at dalawang light color. Yun ang maganda, kaya hindi ako naliligaw. So, umpisa tayo sa ano, sa mga choco tray natin, na napakahangas, talagang priceless ba kung ibig sabihin, yan ay yung mga choco tray natin. Pwede ba, tumatanggap ka ba ng Bitcoin, pare? Pwede bang bilhin? Pwede, pwede. Basta saktong-sakto sa presyo. Yan na. Ito na yung mga choco try natin dinabas. Ito yung isang pangalawang choco try. Full tail. Buong buo. Buong buto. Buong ulo. Ang pets naman, hindi na natin tatanungin yan. Woozy Pops talaga to. Kay paring Jason Dilig. Mabait daw yan, pa. Sobrang bait. Sobrang bait. Kaya siguro tamang tao yung natanungan natin. Kaya siguro nandito tayo ngayon sa larangan ng bully na newbie. Pero bumabanat. Alam mo yun, bro? Para question, sigurado bang same litter itong mga to? Same litter, bro. At, puro perspic kasi ang dating sa akin eh. Ito, bro, alam mo, sa mga aso ko, pinapakita ko lahat. Wala akong tinatago. Kasi consistency yung pinag-usapan dyan. So ito yung binibigay ni Woozy na consistent. Tsaka siyempre, one factor din, dapat may magandang bitch talaga kayo para lumitol itong mga limited pups na to. So, pakita natin ngayon. Bunot sa rueda pa. Bunot tayo. Ito, yo, sa letrang Y ng Yakult. Ito yung mga female natin na mabuto din, full, may binte, may buntot na maganda. Ito yung mga materyales. So, nag-isip talaga ako kung ibebenta ko, pero baka hindi na muna kasi dapat na ako mag-ipon ng materialis ko for 2022-2023 breeding. Kasi ganyan ako mag-isip ahead of time. Hindi pwedeng uso-uso lang tayo. Talagang dapat may vision tayo kung ano yung talagang gagawin natin sa aso. So ito yung isang female natin na napakaganda. Yun. So ang sinasabi mo, pare, huwag madala sa hype. Huwag madala sa hype. Siyempre, ang matitip ko rin sa mga newbie na kamukha ko, kung ayaw niyo yung aso, huwag niyong bibilin. Simple as that. O, pag gusto niyo, gusto niyo. Pag mahal ang aso, bakit mahal? Kasi maganda. Ako, ganun ako tumingin. At ganun din ako nag-a-advise sa mga newbie kamukha ko. Ang sinasabi ko lagi, kung ayaw niyo, ayaw niyo. Tingin kayo, mag-ikot-ikot kayo sa lahat ng breeder.
So, ito yung isang female natin. Ito yung compact na maliit. So, yung mga tuta mo, par, sobrang mahal? Kasi sobrang ganda eh. Tama ba? Same din. Swak yun, bro. Kaya ako, ang laging ina-advise ko sa mga bumibili at gustong tumingin, tignan mo muna nila ng aso bago yung tumingin muna sila, ihuli na ako. At ginagarantisado ko, bro, nasasabay yung mga tuta ko. Tinatawag nilang island born to, bro, pero import quality nito ay sa ibang bansa. Sa pagtitingin ko sa mga aso, bro, sumasabay yung mga aso yung gawa ng Pinas ngayon. Ito pa yung isang maliit natin na male. Ito yung mga light colors naman. Ito yung pinakamaliit sa male. Pero same pare. Ganyan. Short back. Full tail. Lilac. Woo! Grabe. Diba? Dito naman tayo minsan nagkakatalo. Kasi yung iba kasi ayaw nila yung kink. Mm-hmm. No? Explain mo nga pare. Kasi sinasabi sa iba, yung kink daw, baka kink na yung anak, hindi totoo yun. Kasi dahil exo yung mga alaga natin, talagang may lumalabas na kink. Pero kung ganito maganda yung kink nyo, ang sinasabi ang kink daw maraming fault. Eh kung ito yung kink na papakita ko, di ba? Ito yung kink. Structure, sobrang laki ng ulo. Flex mo pa, i-flex mo. Sobrang laki ng ulo. Yan ang ulo ng, yan ang ulo. Ito nasa 49 days pa lang, bro. Pero tingnan mo kung paano kakapal yung buto. Kung gusto nyo, ganyan ang tingnan. At flex. Mga ka-top bully, padala nyo na po yung mga bid nyo for this special dog. And then bro, ito pa. Ang sinasabi kasi underbite, tsaka yung mga... Kasi minsan nagkakaproblema tayo sa underbite. Okay. Pero ito, dahil sa sobrang ganda ng timpla, hindi sobra, hindi kulang, sakto lang. Ito yung dinalabas nila ngayon, bro. Ang gaganda. Pang close-up, pang smile. Yan. Yan ang bite nila. Damn. Iba, lalaki na yung buto, magaganda yung mukha, magaganda yung structure. Tsaka ito yung gusto ko. Kinuwalat natin. So gusto natin ng buntot sa mga exo. Yan na yung kinuha natin. May binte, may rear. Kompleto na. So ito yung isang, ito yung chocotry. So ito yung dinabas natin isa ulit na nakuha from Quezon City na happy. Congratulations. Thank you. Congratulations. So actually, ito medyo dry color siya. Pero napaganda. Diba? Andiyan na lahat. Ito yung mga pinapangarap kong bully. Ito na sila ngayon. Kaya tinatawag ko silang limited pups. Okay. Paano mo natupad yung pangarap mong breeding? Paano ba tayo... I mean, di ba, share naman natin sa mga ka-top bully na pinag-aralan din, yung diskarte, kung paano natin nakarating, no, mag-produce ng dream pups natin. Mm. Una-una, bumili ako ng materialis na maganda. So, meron akong isang galing kay paring Christian Valderosa and Nico Murada. And then, pangalawa, bumili din ako ng isa kay paring John Malyari. Ito si Roxy na veneno. Pero ito yung mga naunang veneno na galing ng China na inuwi nila paring John Malyari. Sila Gian, si paring Richard Pineda, yan. Kasi pumunta sila sa China mismo, direkta. So, nakita ko yung bangis ng itsura talaga ng veneno at napakaganda. So ngayon, habang lumalaki sila, ang ginagawa ko is lagi akong nagbabrowse at tinitingnan ko yung mga stud, yung mga kung ano yung ilalabas, at pinag-aaralan ko din yung linyada ng aso. So yan, so nakita ko si Wuzi niyan. So that was March of 2019. So yun, tamang-tama yung vision ko na ito yung gusto kong labas na aso. So linabas ko yan. So what's next pare, para sa breeding program mo? Ano pa ba ang pwedeng expect ng mga ka-top bully natin? So ngayon, ang ginawa ko, so since na sold out yung first breeding na ngayon talagang magkikip na ako ng materialis ko kasi ito na yung linyada ng aso ko na alam ko na hindi na inuhula yung ginagawa ko. So hindi rin na nila masasabing tsamba. So ang ginawa ko ngayon is binalik ko ulit si Matilda kay Uzi. So alam ko na yung lalabas. Part 2 pare. Part 2 na yan. Two. So expect na talagang mas maganda yung mga papi natin ngayon. Kaya habangan natin. Sana mag-take, sana manganak na alam ko na kaya ko. Oo.
Yun lang. Ito bro, ito yung mga kasama ko sa pag-welping, yung mga anak ko, si Chloe, si Hai. Chloe! Si Zoe. So ito yung mga kids ko. Nag-aaway sila, nag-ibig muna kayo. So yan, ito yung mga katulong ko sa pag-welp. Dahil napakahirap mag-welp, puyatan. Pero end of the day, nandiyan yung mga anak ko na tumutulong sa akin. Sa pagkain, sa pag-alis ng poops, nandiyan na lahat. Kaya malaki-malaki. Yung mga daughters ni paring Stephen Rivera, no? Match na match yung ganda nila sa mga ganda ng tuta. Oh, hi naman kayo, smile! Yan, no? Yan, ako po. Yung mga manliligaw dito, dadaan muna sa butas ng karayo. Tama ba, par? Bro, may shotgun na tayo. Ah, may shotgun na. Mga girls, magtuta na muna kayo, ha? Yan, no? Hindi naman bully fight. Ayan, so ito yung mga daughters ni Paris Tipek, si Chloe and si Zoe. Hi! No? Hi! Ayan, no? So, sikat na sila sa bully community kasi kasama nga ni Paris Tipek. No, sa pag-aalaga, sa pagpupuso at sa hobby. No. So, Zoe and Chloe, sino ba yung mga favorite nyo sa limited edition litter ni daddy nyo? Lahat. Lahat? No? Kasama ba kayong nagpapadede? Mahirap ba magpadede ng pop? Hindi naman. Paano nyo sila pinapadede? medyo nahihiya sila mga katapuli pero... Tingnan nyo naman, no? Litaw na litaw naman po kung paano nila mahalin, no? Yung hobby ng kanilang daddy. At isa din, no? Makikita natin kung paano si paring Stephen nasa family man. Kasi naisama niya rin yung kanyang family sa hobby, no? Paano niyan kung nabenta na ni daddy yung mga tuta? Eh, malulungkot ba kayo? Opo, no? So, maghingi na lang kayo ng tikta 20,000 kay daddy nyo, ha? Sabi nyo, sabi ni Tito Jason Dilig at ni Tito Top Bully. No? Yun. So may gusto ba kayong batiin? Hi, Tito Jason. Kim Woozy ng Pampanga, yeah. Paring Stephen. Mr. Hands-on. No? Mr. No Shortcut. Mr. Grind. No? Gagawin ang lahat para magkaroon ng pops na ganyan. No? Sino bang hindi magsusumikap mga ka-top bully? No? Kung ganyan naman ang resulta ng sakripisyo, ng pagtatrabaho, at pagsasa-alang-alang sa bully breed. Congratulations, paring Stephen. Thank you, pare, sa pagbablog sa akin, sa tiwala, bro, na nakita mo naman na talagang sinabi ko sa'yo, maganda yung mga papi natin, lalo na sa personal. Maraming salamat, paring Justin David. Sana supportahin yung Top Bully, mag-subscribe lang sa YouTube. Thank you, bro, maraming salamat. Okay. Sa Team Woozy, sa'yo, paring Justin, Top Bully, na talagang buong-buo tayo. Kaya siguro ganyan yung successful natin, successful yung breeding. At lagi kong sinasabi, tamang tao, tamang grupo. Kasi pag hindi tamang tao, hindi tamang grupo, maliligaw at maliligaw kayo. At hindi nyo alam kung paano kayo mag-uumpisa at kung paano natin ibubuo yung breeding. Yan, ganyan lang mga ka-top bully, no? So, bully talks lang with paring Stephen with her beautiful twins and beautiful puppies, no? Ganito lang sa Top Bully tsaka sa Team Woozy, no? Bonding. Then, bonus na lang yung mga magagandang aso, no? So, syempre, maraming salamat, Top Bully Fam, for watching. Please don't forget to hit like and subscribe kung na-enjoy niyo yung video. And watch out sa susunod natin episode. So, don't forget to stay safe and God bless.